So mga guys, maraming salamat na muli sa inyong panonood ng video ito. At muli po, tayo po ay magbabasa naman ng salita ng ating Panginoong Diyos na ito ay magsilbing kalakasan, kalusugan ng ating espiritual na buhay. Ibabasahin ko salita ng ating Panginoong Diyos mga guys ay atin pong makikita sa aklat ng Awit Psalms, no? Awit chapter 23 verse 1. Marami yung alam ko na memory verse yung talatang ito, no? Hindi naman yung kabuuan kasi napakahabang pagbubulay-bulay yung ating gagawin kapag yung kabuuan ng Psalms 23, bagamat maiksi lang yung talata, pero kung atin pong pagbubulay-bulayan yun ay napakahaba ng kahulugan sapagkat napakaganda ng mga sinasabi sa mga talatang ito. Lahat naman ng talata sa Biblia ay talagang napakaganda, kaya nga tinawag na magandang balita, no? So yun yung sinasabi sa Psalms 23 or Awit 23 verse 1. So ang sabi dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ayan, magpalain ng Panginoong Diyos yung kanyang banal na salita. At ngayon po, napakahalaga na ito po ay may sagawa natin mga guys, no? Na masabi natin sa ating mga sarili na si Yahweh o ang Diyos yung aking pastol, no? Sapagkat kung siya yung ating hinahayaan na manguna sa ating mga buhay, tiyak na tayo ay hindi maliligaw, no? Hindi tayo maliligaw, hindi tayo masasabi na magkukulang, no? Magkukulang ng kaalaman, lalong-lalo na sa espiritual na pagkaalam, sapagkat yun naman talaga yung napakahalaga, no? Tanging ang Biblia lamang ang makakapagturo sa atin saan ba tayo pupunta, no? Ito na lang ba yung tahanan natin? Dito lang ba tayo sa lupa? So malalaman natin sa Biblia na hindi pala, no? Saan ba tayo nagmula, no? Tanging ang Biblia lamang ang makapagsasabi ng katotohanan. Okay? So kapag si Yahweh o yung Diyos, ang Panginoong Diyos, yung ating naging pastol, no? Siya yung taga-akay sa atin, tayo ay marunong sumunod sa Kanya at hindi tayo nag-iiba ng landas, kundi talagang natututo tayong mag-follow sa Kanya, sumunod sa Kanya, ay hindi nga tayo magkukulang. Hindi tayo pagkukulangin sa lahat ng antas ng ating buhay. Dito lang sa buhay material o physical, no? Sa ating buhay dito sa lupa, ay hindi na tayo magkukulang mga guys ng kaalaman paano ba gamitin ang ating buhay, no? Alin ba yung tama, sapagkat marami nga yung parang masasabi natin na naliligaw, hindi alam ano ba talaga yung dapat kong gawin, no? So napakahalaga na ang Diyos yung ating maging pastol o taga-akay sa ating mga buhay, no? Ang kasunod ng mga verse niyan, napakaganda mga guys, no? Na siya yung pastol na mag-aakay sa atin doon sa mainam na pastulan, sa mainam na batisan. Ibig sabihin na magandang buhay, no? At yun naman talaga yung plano ng Diyos, nais ng Diyos na ating makamtan yung buhay na sagana, na buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian, no? Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ayan, no? So napakaiksing talata na ating binasa sa ngayon. Subalit ito po mga guys ay napakalawak, no? Napakalawak para sa ating mga buhay kung ating pagninilay-nilayan, ating pagbubulay-bulayan na si Jesus o yung ating Panginoong Diyos ang siyang maging pastol natin, no? Nasabi natin, Lord, you will be done, I will follow. Ayan, no? Saan ka man,
susunod ako. Ayan. Aawit ako mga guys. Aawit ako at kung alam niyo yung awit na ito ay samahan niyo ako. No? Awitin natin ito bilang papuri sa ating Panginoong Diyos at the same time sa ating mga sarili habang inaawit natin ito, pinagninilay-nilay natin, pinubulay-bulay natin na si God yung ating pastol. Okay? So, yeah. Sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating mga buhay. Ayan, maraming salamat sa Diyos ang kapurihan, kaluwalhatian, magpakailanman. Thank you, my guys. God bless us all. God bless us all.